left side kasi ito. Oops. Ilang man to? Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kayabag. Ang sarap mamuhay dito sa probinsya. Ito yan. So good morning mga kayabag. Pupunta po tayo ngayon ng dagat. Maghahanap tayo ng mga sea urchin or tuyom sa Bisaya, tayom naman sa Ilonggo. So sana matataba ngayon yung makikita natin kasi mataba siya pag full moon. Mahihirapan tayo ngayon mga kayabag kasi malaki pa yung dagat eh. Hindi pa siya totally low tide talaga. Hanggang tuhod pa yung tubig. Sobrang taas pa po yung tubig. Tignan nyo po. Lampas tuhod siya. Tsaka hanggang ngayon, wala pa rin kami makitang sea urchin. Si mama. Basa na si mama. Basa na hanggang panty niya. Wala pa, oy. wala pa rin kami makita. So after 30 minutes po na paglalakad, nakakita na tayo ng tayom. Ayan po. Ayan. Kunin natin. Yan po yung itsura ng sea urchin. Ayan. Ang maganda kasi dito sa sea urchin, matagal mo siyang mahanap, pero pag nakita mo na yung grupo niya, eh hindi na mabilang, hindi lang isa hanggang sampu. So worth it yung paglalakad na more than 30 minutes. Isang tumpok pa lang itong nakita natin mga kayabag. Yan. Sobrang dami. Ipapakita ko sa inyo mga kayabag kung paano kukunin yung mga tinik niya. So, yan po. Yan po yung mga tinik niya. So, nagbubukas po tayo. Tignan natin kung malalaki yung mga laman niya. Yan, ito na po yung itsura niya. Pwede na siyang mahawakan kasi hindi na siya ganun katinik. Yan. Yan. So,
Tatanggalin na natin to. Tatanggalin lang natin to kasi ito yung kumbaga yung tinain ng sea urchin. Ito yung intestine niya. Yan. Ganyan yung tsura niya. Tapos kuha tayo ng suka. May dalata kasi tayong ditong suka eh. Yan. Ito, may dala tayong suka. Yan. Tsara po. Yan. Tatanggalin lang natin to. Yan. At lalagyan ng suka. Yan. Yan mga kayabag. Alinamnam niya. Kung first time mong kakain ito, baka malalangsahan ka. Pero yung langsa niya is langsang dagat. Hindi siya yung lansang nakakasuka. Lansang malinamnam siya na lasang dagat talaga. Bubukas pa tayo ulit. Yan po. Favorite ko to eh. Yun. Hindi talaga siya nakakasawa. Yan. Pag matataba yung minsan, yung kulay nito is parang kulay orange na siya na medyo mapula-pula. Yun, yun yung mga matataba talaga. Yun, lagyan natin ng suka. Yun. Kahit araw-araw na ulam ko to mga kayabag. Hindi ko to pagpapalit sa lechon. Bukas pa tayo pa ng isa. Yun. Wow, to parang mukha mataba to. Sarap nito mga kayabag. Kahit medyo pahirapan talaga yung pagkuha nito. Pero pag natikman nyo, worth it naman yung pagod. Tsaka yung init. Kasi sobrang init ngayon eh. Mga 9 o'clock na kasi ng umaga ngayon. Yan. Sarap nito sa kanin, masarap din ito sa kamuti kahoy, sa saging. Ali kayo mga kayabag. Ito ay suwaki. Suwaki sa amin. Yan. Yan. Buksan natin. Yun! Yun! Wow! Sobrang taba niya! Wow! Yung pinagkaiba ng suwaki mga kayabag sa tayom, ito kasi yung laman niya pag nahanginan, mabilis siyang matunaw. Yung laman niya hindi na ganun ka-intact. Hindi tulad ng tayom na pag na-open mo na siya, ilalagay mo siya sa Tupperware, buo pa rin. Ito talaga, pag nabuksan mo, kakainin mo agad. Kasi kung nahanginan to at matagalan,
hindi na siya buo yung laman niya. Yan. Yun. Kita nyo yan mga kayabag, parang gata siya. Sarap. Ayan. Parang gata siya mga kayabag, parang may evaporada yung lasa niya. Sarap. Ayan. Ito naman mga kayabag, ang tawag nito ay bakike. Ito naman yung matigas na version ng tayom. So yung laman niya parang tulad din naman sa tayom at suwake. Kaya lang mas ano siya, mas buo at mas matigas. Yan. O kailangan din tanggalin yung tinik niya bago siya kainin. Kasi sobrang tinik nito eh. Mas matinik pa to kaysa sa tayom mga kayabag. Yan. Pero masarap din yung laman nito. So lalagay natin to. Oma, lagay mo dyan. Yan. Tapos maghahanap pa tayo mga kayabag ng tayong. Tara. Kadalasan po makikita yung sea urchin sa mga bato or sa mga tawag nito yung sand, anong Tagalog ng ano? Buhangin. Ah, sa buhangin. Yan, tignan nyo po. Yan, kita nyo yung mata niya. At nahirapan ka naman, okay na siguro yan. Yan eh. Ganito yung itsura niya. Tapos ito. Dito kayo magbubukas mga kayabag. Ayan. Ganyan yung pagbubukas niya. Ayan. Dami niyang kinain, no? Ayan. Mga buhangin yan, tsaka mga ganito. Maganda talaga mga kayabag pag malapit ka lang sa dagat. Kapag wala kang ulam, basta low tide lang, dala ka lang ng kanin, solve na yung pagkain mo. Ito yung bakike. Napakita ko sa inyo kung ano yung laman ng bakike. Diba kanina parang malaki siya, nung natanggal na yung tinik niya, lumiit na bigla. Parang ano lang din siya, parang suwaki na tayo din. Kaya lang, yung laman nito, masyado siyang buo. Na kahit mabukasan pa, na ilagay mo siya sa ref, sa Tupperware, kinabukasan, ganun pa rin yung texture niya. Hindi siya nagbabago. Ito yung bakiki. So may dala kaming baon ngayon. May dala kaming kanin. Ayan. Abay. Ayan. Suka.
Yun. Saka lalagay natin sa kanin. Yan. Ang sarap. Kita niyo yan. Ito naman yung yabago. Ito. Lima. Pero sarap. Kutsara. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kayabag. Ang sarap mamuhay dito sa probinsya. Ito yan. Diba? Yan. Ito walang kimikal talaga to. Fresh from the sea. Yan. So that's all for today mga kayabag. Thank you for watching.